Ang 23 taong gulang na flight attendant na si Christine De Sera ay natagpuan na walang buhay sa isang bathtub. Isang araw pagkatapos niyang mag-check-in sa isang hotel, kasama ang mga kaibigan na ipagdiwang ang bagong taon. Sinabi ni Christine De Sera sa isa sa kanyang mga kaibigan bago siya binawian ng buhay na hilala nito nang isa sa kanilang mga kasamahan ay naglagay ng isang bagay sa kanyang inumin. Nabanggit raw ni Christine ang pangalan na Mark. Ayon naman sa kaibigan ni Christine, si Mark Anthony Rosales ang kanyang tinutukoy. Si Mark naman sa ngayon ay tila na nahimik at hindi pa nagsumite ng anumang pahayag ayon sa pangkat ng mga respondente na humarap sa media noong Miyerkules. Isa sa kaibigan ni Christine na si Clark Rapenan ay nagsabing sumuka raw ng matindi si Christine bago siya natagpuang patay sa bathtub. Sinabi din ni Clark na iginiit ni Christine na manatili sa bathtub sa halip na matulog sa higaan dahil palagi siyang naiihi at nasusuka kaya bumalik na lang si Clark sa higaan at sinabihan si Christine na bumalik pagkatapos niyang magpahinga. Dagdag pa ni Clark, inilagaan nilang lahat si Christine ng mabuti habang nahihirapan siya kaya wala silang anumang guilt na nararamdaman. Itinanggi rin ng mga kaibigan ni Christine na walang gumagamit ng droga sa kanila dahil wala silang nakikita na ganon. Sa katunayan, handa pa nga silang sumailalim sa drug test para patunayan na hindi sila nagsisinungaling. Mahigpit din nilang tinanggihan ang anumang foul play sa pagkamatay ni Christine. Si Nadella Serna, Galedo at Jan Paul Halili naman ay inatasan ng palayain mula sa pagkakolong matapos sabihin ng Makati City Prosecutor's Office na ang mga ebidensyang isinumite ay hindi sapat upang mapatunayan na siya ay sekswal na inabuso o ginahasa. Ang isang paunang pagsisiyasat naman ay naitakda ngayong Enero 13 sa taong kasalukuyan.